Tony Fuller, scripted nga ba at para lang sa views ang nilabas na video nila ni Rob Moya? Narito ang buong detalye. Marami ngang nagsasabi na scripted ang videong nilabas ni Tony Fuller. Matatanda nang maglabas si Tony ng video na nakipagkita siya sa kanyang ex-boyfriend na si Rob Moya. At dito nga ay nagkapatawaran na sila sa mga nangyari sa kanilang dalawa. Marami ngang nagsabi na may comeback na mangyayari mula nang ilabas ni Tony ang video nila ni Rob. Pero nang dumating ang araw ng kanyang kaarawan at tanungin siya ni Tito Vince kung pwede ba manligaw, ay pumayag naman si Tony. Kasunod dito ang mga sunod-sunod na post ni Rob Moya na nagsisisi siya sa mga nagawa niya sa ex na si Tony Fowler. Marami nga ang kinilig nang pumayag si Tony na ligawan siya ni Tito Vince. At natuwa nga ang mga fans nila na sa wakas ay may pag-asa na silang dalawa. Pero kahapon nga ay nagbahagi si Rob sa kanyang Instagram story na naka-video call niya si Tony. Marami nga ang nabigla dahil akala nga nila ay okay na ang lahat. Marami rin sa mga fans ang naiinis dahil parang magkakaroon ng comeback ang dalawa. Inisip din ng marami na sa likod ng camera ay nakikipag-communicate pala si Tony kay Rob Moya. May mga nagsabi nga na hindi man lang nila naisip si Tito Vince, na kahit nasasaktan na ito ay dinadaan na lang ang sakit sa kanyang mga sayaw. Sincere din ang pag-iyak nito noong kaarawan ni Tony sa paghingi nito ng permiso na manligaw sa kanya. Dahil dito ay may makahulugang payo naman sa kanila ang sikat na TikToker na si Master Miko or Miko Montefalco. Hindi ko nasasagutin yan, pero meron akong ibibigay sa inyo na advice. Pwede kayong magpatawad, pero wag na wag nyo nang tatanggapin ulit sa buhay ninyo ang isang tao na sinubukan kayong sirain. Never. Moreover, dinisrespect kayo at ang pamilya nyo. Usually, yung mga ganyang tao na after kayong sirain ay mayroong kapal ng mukha na bumalik sa inyo, those are manipulative people. And if you allow them to enter your life again, you will feed their satisfaction na, ay shit, nauuto ko pa to. You know, so set your boundaries. If you want to forgive people for your own peace of mind, forgive them, but don't let them enter your life again. It's like giving them an opportunity to shoot you once again after they miss shooting you with the first bullet. Nope.